apat na negosyo na afford gawing side business ng mga sari-sari store owners na kagaya ko. Mga kanegosyo, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong araw na to. Dahil itong mga negosyong to, kahit na hindi po tayo umalis sa mga tindahan natin, kasi alam nyo naman, yung mga sari-sari store owners halos hindi na po makaalis sa tindahan. Kasi, syempre, tayo yung bantay, di ba? Pero itong mga businesses na pag-uusapan natin, affordable at higit sa lahat, hindi po kinakailangan ng presensya natin masyado. Number one, mga kanegosyo, ito pong ginagawa ko ngayon, yung pagbablog. Alam nyo mga kanegosyo, napakagandang business po nito kasi lalo sa ating mga sari-sari store owners ha, kasi since tayo nasa tindahan lang, kapag nag-vlog tayo, hindi na natin kinakailangan pang lumabas ng tindahan natin. Habang nagtitinda tayo, pwede tayo mag-alat ng at least isang oras lang para gumawa ng mga content na i-upload natin sa mga social media platforms, kagaya nga ng mga nabanggit ko. So, araw-arawin mo lang, mag-upload ka, maglaan ka ng 3 buwan hanggang sa ma-monetize yung account mo, di ba? 1 hour a day, tapos 1 upload a day, di ba? Gumawa ka ng mga account sa social media, sa FB, sa YT, sa TikTok, di ba? Tapos i-upload mo, mag-isip ka ng niche na babagay sa'yo. Syempre, kung sari-sari store owner ka, kanegosyo, i-vlog mo o re-content mo kung saan ka magaling. Saan ka nga ba magaling? Syempre, sa pagtitinda kanegosyo, di ba? Parang katulad na itong ginagawa ko. Since nagtitinda ko, ang ibinablog ko, di yung tungkol sa sari-sari store kasi doon ako mas maraming alam eh, di ba? At katulad mo, sari-sari store owner ka rin, diyan ka magaling, diyan ka mas maraming alam, yan ang i-content mo, di ba? Eto mga kanegosyo, gusto ko lang pong ipakita sa inyo. Huwag nyo sana isipin na nagmamayabang ako sa inyo. Gusto ko lang kayong ma-inspire. At gusto ko na makita ninyo kung magkano nga ba yung posible mong kitain kapag pinasok mo ang pagbablog. Eto mga kanegosyo, yung pinakamaliit ko pong sinahod nung June 30 na itama. June 30 kasi na monetize tayo alanganin na ng June last year, 'di ba? June 21 ba tayo na monetize. So, parang ilang araw lang 'yon. 9 days. So, sa 9 days mga kanegosyo, ayan po yung sinahod ko. Pinakamaliit po 'yan kasi first sahod ko 'yan. At ang pinakamalaki ko namang sinahod mga kanegosyo, ayan po, flash ko na lang sa screen kasi nakalimutan ko na po kung kailan 'yan. So, almost 100,000 po 'yan mga kanegosyo. And take note, isang buwan lang po 'yang mga 'yan mga kanegosyo, ha. Per month po yan. At kung mas gagalingan mo pa at kung mas marami pang manonood sa'yo, posible pa pong lumaki yan. Tapos gumawa ka rin ng account mo sa YouTube mga kanegosyo kasi maganda rin po ang pagbabayad ng YouTube. Diba? Napakagandang negosyo nito. Imagine kanegosyo, 1 hour a day lang ang kinakailangan mong ialat sa oras mo para gumawa ng content. Pagkatapos, pag na-monetize ka, kikita ka ng ganyang kalaking pera. Napakagandang business, diba, mga kanegosyo? Kikita ka na, makikilala ka pa. Pangalawa, mga kanegosyo, pasukin mo ang online selling. Alam nyo, mga kanegosyo, sa panahon po natin ngayon na sa digital age na po tayo, ibig sabihin, lahat po makikita mo na sa internet. Lalong-lalo na ang mga negosyo na kahit anong klase ng negosyo, narinig ko nga, hindi ko alam kung saan ko narinig yun, pero ang sabi niya, kung ang negosyo mo raw ay wala sa internet, mapag-iiwanan ka. Hindi ka makakasabay o mahihirapan ko sumabay sa pag-iikot ng mundo. Which is, totoo naman. Kasi lahat ng tao, mga kanegosyo, nakatutok na sa cellphone, sa computer. Parang marami na nga po nagsasara ng physical store. And sana naman wag mangyari yun. Kasi napaka-importante, napakalaking bagay rin po ng mga physical store. Pero, kung pag-oobserbahan nyo na mabuti, mga kanegosyo, miss ko yung mga physical store, may online store din po sila. Under their business name. Diba? Kasi nga, para makasabay po sila. Kaya ikaw, since nasa tindahan ka, kesa naghihintay ka ng mga customer sa patay na oras, mag-online selling ka, mag-live selling ka, i-post mo yung mga paninda mo sa marketplace, or gumawa ka ng Shopee at Lazada account, mga kanegosyo. Pwede ka rin magbenta sa TikTok. Ano-ano yung mga po pwede mong ibenta? Pwede ka magbenta ng damit, pwede ka magbenta ng mga beauty products, pwede ka magbenta ng mga home care products, kahit ano mga kanegosyo. May nakita nga ako isang influencer din eh. Ang negosyo niya naman, napakalakas ng negosyo niya. 100 na piraso kada isang araw ang pinipick up sa kanya ng mga JNT, mga Shopee, mga ganyan. Bagoong yung kanyang negosyo. Kanina kumain kami ni Missy sa tapat ng 7-Eleven, kumain kami ng pastel. Diba? Tuwan-tuwa ako kasi first time ko makatikim ng pastel. Tapos, nung in-interview namin yung nagtitinda, sabi niya, order lang daw yon, mga sobra lang yata. Kaya naisipan niya magtinda sa harap ng bahay nila. So, yung order sa kanya, mga naka-jar.
Ibig sabihin, kung ikaw may talento ka sa pagluluto, pwede mo yang gawin din. Pastel, or kung magaling ka gumawa ng bagong, kung magaling ka gumawa ng ibang mga putahe na pwede mo ilagay sa jar, ibenta mo online sa marketplace, lagay mo sa Shopee, siguraduhin mo lang na medyo mahaba ang expiration period niyan para nasa ganun, makarating yan na maayos sa customer mo, di ba? Kung gusto mo naman, damit, di ba? Bili ka sa Divisoria. Ayan yung sinasabi ko, mga kanegosyo, buy offline, sell online, di ba? So, ibenta mo ng doble presyo sa online. Diba? Gumawa ka lang ng Shopee at Lazada account or i-post mo sa marketplace, siguradong maibibili niya ang negosyo. Yan ang mga napaka-convenient na negosyo sa panahon po ngayon. Rubber shoes, mga kanegosyo, alam nyo sa Divisoria, linggo-linggo po kami nandun. Ang presyo ng rubber shoes, makakabili ka for as low as 200 pesos isang pares na. Pwede mo siya tubuan at least 100 pesos and then ibenta mo online, diba? So, ganun lang kadali, mga kanegosyo, hindi siya kukonsumo ng napakaraming oras mo. At ang pinaka-importante, ginagawa mo yung mga side businesses na yan habang nasa loob ka ng tindahan mo, nagbabantay ng sari-sari store mo. Napakaganda, di ba? Number 3, mga kanegosyo, pagkakitaan mo yung abilidad mo or yung skills mo, kanegosyo. Halimbawa, bright ka, matalino ka, di pwede ka mag-offer ng pag-tutor, di ba? Pwede mo siya gawing online, di ba? Yung estudyante mo, turuan mo siya online. Video call kayo sa Messenger. Or since ngayon, kapag katapos mo magtinda or bago ka magtinda or kapag patay ang oras, wala masyadong bumibili, pwede mo siyang puntahan sa bahay niya or siya yung papuntahin mo sa tindahan mo. Pwede mo siyang turuan, di ba? Pero ang pinaka-the best ka negosyo, online ang pag-tutor mo sa kanya. Alam mo, minsan kong pinagkakitaan yung abilidad ko, especially nung kasagsagan ng pandemic. Kasi po, ako ay isang fitness coach. So, since bawal lumabas at sarado ang mga gym, kaya naisipan ko na bakit hindi ko turuan online yung mga estudyante ko. So, ang singil ko, mga kanegosyo, is 3,000 pesos sa loob ng isang buwan. So, tinuturuan ko yung mga estudyante ko sa video call lang, mga kanegosyo. Minsan nga, ang ginagawa ko, ina-upload ko lang siya online and then panonoorin. Basta kumpleto na dapat yung upload ko habang pinapanood ng mga kliyente ko. So, ginagawa nila kung ano yung tinuturo ko dun. So, na-record ko na siya. Pero pinaka-the best, mga kanegosyo, o online kayo, video call kayo, di ba? So, meron akong 6 active clients that time, mga kanegosyo. At ang singil ko is 3,000 a month. So, sa 6 na yon, 3,000 yung multiply mo by 6, edi meron akong 18,000 pesos kada isang buwan sa side business ko lang, kanegosyo. At pwede mo rin gawin yan. Kung hindi ka man marunong sa pagtuturo, sa pag-tutor, at hindi ka fitness coach gaya ko, edi mag-isip ka ng abilidad mo na pwede mong ibenta sa tao online. Diba? Kahit sabihin mo, kumita ka lang ng 5,000 sa isang buwan, kanegosyo, what is 5,000 pesos sa loob ng isang buwan? Napakalaking tulong yan para sa mga kagaya natin. Hindi ba, kanegosyo? Napakagandang negosyo nito. Paano masabi? At ang pang-apat natin, mga kanegosyo, rental business. Paupa. Kapag ka sinabing paupa, mga kanegosyo, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Papaupa ka ng bahay, apartment, di ba? Mga ganyan. Pero ito, mga kanegosyo, naisip ko kasi since hindi naman kalakihan ng puhunan natin at most ng puhunan natin para sa ibang mga negosyo na pwede natin gawin is kinukuha lang natin sa kita ng tindahan, di ba? Kaya naisip ko, pwede siguro tayong magpaupa ng bidyoke, di ba? Lalo na sa lugar nga po namin, mga kanegosyo, napakalakas po niyan bidyoke. Hindi dito sa Pateros, sa Valenzuela. Napakalakas niyan kasi linggo-linggo doon may nagbe-birthday. Kaya naisip ko, kung magpapaupa tayo ng bidyoke, kung linggo-linggo may nagbe-birthday, di ibig sabihin, linggo-linggo may umuupa ng bidyoke mo. Hindi ba? At ang arkilahan sa bidyoke ngayon, mga kanegosyo, is 500 pesos. Isang araw lang yan, kanegosyo. Wala pang 24 hours eh. Diba? Basta hanggang sa matapos ng birthday, di pwede mo nang kunin after nila. Diba? So, kung 500 pesos yung paupa mo sa bidyoke mo, kanegosyo, at nakita ko sa internet, ang presyo ng mga bidyoke ngayon is from 18,000 pesos hanggang 21,000 pesos. Diba? So, kung 500 ang paupa mo, mga kanegosyo, sa loob lang ng 9 na buwan, mababawi mo na yung iyong puhunan na 18,000. Eto, paano mo gagawin yan, Mark? Nagtitinda nga ako, di ba? Sino mag-aasikaso niyan? Sinong magdadala niyan doon na hindi ko pwede iwanan yung main business ko, which is yung sari-sari store? Di kumuha ka ng taong gagawa niyan para sa'yo. Meron kang 500, di ba? Nakikitain sa parkilan ng bidyoke mo. So, bigyan mo na siya ng 200, may 300 ka pang tira. At ang pinaka-importante, kapag kukuha ka ng taong mag-aasikaso niyan doon, dapat yung mga tricycle driver ang kausapin mo. Kasi since tricycle driver sila,
ready na yung tricycle para pagsasakyan ng videoke mo. At sila na ang bahalang magdala doon sa kliyente mo at sila na rin ang bahala pumikap niyan pabalik sa tindahan mo. Hindi ba ka negosyo? Wala kang ginagawa. Wala kang kapagod-pagod. Diba? Ang ginawa mo lang is mag-antay ng kita mo ng 500. Bawasan mo ng 200 para sa driver mo at yung 300 pwede mo na yung idagdag sa ipon mo o gamitin mo para sa personal expenses mo. Napakaganda, di ba mga kanegosyo? Walang kalugi-lugi. Yun nga lang, kinakailangan mo mag-invest dito at kinakailangan mo ng medyo mahabang panahon para mabawi mo yung puhunan mo. Pero once na makuha mo na yung puhunan mo, passive income na lang ang dumadating sa'yo every week. Paano na lang kung araw-araw may umaargila ng medyoke mo? Di may 300 pesos a day ka. I-multiply mo yan by 30 days. Magkano yan kanegosyo? Diba? Napakagandang negosyo nito. So, yun lang mga kanegosyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung natapos mo tong video na to, ibig sabihin gusto mo yung ganitong klase ng mga content. Kaya ano pang inihintay mo, i-follow mo na ako kanegosyo para mas marami ka pang mapanood ng ganitong klase ng video kasi everyday po ako nag-a-upload ng ganitong mga content. At maraming salamat sa inyo mga ka-YouTubers natin, mga kanegosyo natin from YouTube kasi na-hit na natin yung 1,000 subscribers. At under review na po tayo ng YouTube Partnership Program. And hopefully, and nagdadasal kami na sana is mamonetize po tayo sa YouTube. Ano? Nang sa ganon, talaga pong mas marami pa tayong pagsasamahan ng ganitong klaseng mga content. Maraming salamat sa inyo mga kanegosyo. Bye-bye!